Merry Christmas sa inyo lahat, and I just want to say thank you for spending your Christmas with us. First time yung manonood ng Malyari. Yes! Make sure na ready po kayo magpatapon yung popcorn kasi marami tayong nakakagulit na eksena. We're just really happy that you spent your Christmas with us. And sana magustuhan niyo yung pelikula. Munting handog namin. Nandito po ang aming director, si Direk Derek, kung sasabihin. Merry Christmas po. And maraming po salamat sa pagpunta at pagsuporta po sa aming pelikula. Ito po, may sasabihin po si Tommy. Merry Christmas po. Thank you for watching. Hello po. Yeah, Merry Christmas po. Maraming salamat sa inyong panonood. At kumanda po kayo at mananagot na kami. Dito rin po si Sir Brian, ang aming producer. Ayan, maraming salamat po sa lahat po nandito ngayon, lalo po sa kaibigan namin sa media. We're adding more screen times tonight. Maraming salamat po. Yes, yes. Wow. I hope magustuhan niyo po ang pelikula. May konti kami pa-Christmas sa ating mga media na nandito. Yes. Maraming salamat po. Thank you, dude. Sobra, salamat po. Isang selfie tayo. Groovy yes. with Papa P. So ayun nga guys, nakita nyo naman kung gaano binulabog ni Piolo Pascual ang SM March Cinema 5 na kung saan ay pinapalabas nga ang Malyari. Actually, I was invited to watch the film because hindi nga ako nakapunta nung premiere night nila sa Mega Mall. So hinabol ko to ngayon. Usually hindi ako lumalabas ng December 25 because lagi naman kaming nagde-deadline, nag-edit, etc. nung mga time na yon. So first time kong lumabas actually na December 25 at talaga ayun na, sulit na sulit naman kasi yung although of course sa simula medyo matatakot ka, kakabahan ka because napakaraming tao sa SM Mega Mall ay sa SM North EDSA. Talagang ito yung literal na hindi ka makalakad ng mabilis. Mabagal ang lakad mo because ang daming tao. Ganun na kasimple. Yung ako mismo medyo slight kinakabahan ako kasi parang for the longest time hindi ako nasanay na ganito karami ang mga tao eh. Talagang ngayon lang uli no na Metro Manila Film Festival ko na experience uli yung ganito. So but super enjoy naman. At yun nga isa sa mga nagpa-enjoy ay ito nga yung nung nanood ako ng Malyari. At biglang-bigla, dumating, of course, pumasok si Piolo Pascual. Ang eksena kasi, medyo, sa simula, mabagal. Ay, kumbaga, after 2 minutes, parang ganun, biglang nag-stop yung film. Noon pala, andyan na si Piolo, kaya biglang pumasok. Yung nakita nyo kanina, nakipag-chikahan, nag-chumika agad siya. Pero although, may mga interview pa after. Katulad ito, no, sobrang, ayan, ang gulo-gulo na dyan. Kasi, naglapitan lahat. Makikita mo naman yung camera ko, umikot-ikot na, diba? Umikot-ikot. Ang dami, naglapitan na para magpa-selfie. And in fairness, kay Piolo, talagang as much as he can, as much as possible, kung kayang pagbigyan lahat, pagbibigyan. Etong part na to, interview portion na, like, si MJ Felipe, and then Gorg Yurula. But the problem is, parang kasi ngayon, hindi na ako makalapit. Dahil parang lahat yata, vlogger na lahat ng fans ngayon, lahat may cellphone, diba? Wala silang ginawa kundi tumutok. Although, hindi naman sila nag-i-interview, gusto lang talaga nilang nagtututok. So, wala akong choice eh. Kundi, hayaan na lang sila. Anyway, we were given naman a chance na ma-interview si Piolo nung press con pala. Actually, pang ilang interview na nga ito kay Piolo. So, this time, kitang-kita naman yung happiness niya na ganito karami ang mga tao na nanunood. Ano. Ito, matagal na tong wish ng movie industry, ng mga artista, the likes of Piolo Pascual, yung Vilma Santos, yung ganyan na magkaroon, bumalik ang mga tao sa sinehan. And this time, ayan nga, nakita nyo naman, halos lahat talaga, nagpapa-selfie talaga sa kanya. Alam nyo, sa sinehan, kung, sa loob yan ha, kung lahat talaga pagbibigyan ni Piolo, nakakaloka. So, ganun ang eksena. Ito, of course, ito, makikita nyo na ang daming tao, ayan, actually, ano yung iba din kasi dito, yung mga member of the press din, yan, yung nagpapa-selfie. Ako hindi na ako nagpa-selfie because, lagi, kumbaga, ang dami na naming pictures ni Piolo Pascual. So, hayaan na lang yung mga fans or yung mga iba pa na makapagpa-picture. Importante naman, masaya si Piolo sa nakikita niya ngayon. This is what
he wanted even before pa talagang inaasam niya yung ganito, no? So ako tuwang-tuwa ako sa SM North EDSA yung kasi talagang actually ang ganda na ng scene yan. And aside from the fact na ang dami talagang tao at hindi lang yung tumatambay sa labas, ha? Ang daming tao sa loob mismo ng sinehan, nanonood talaga sila ng pelikula at isa 'yan sa mga nakakapagpatuwa, nakakapagpasaya sa akin kasi 'di ba, ang tagal-tagal na rin kasi na walang ganyan eh. Nakakatuwa si Piyari, walang katapusan yung kanyang pag-smile sa mga selfie at 'yun na nga. So, aliw, naaliw ako talaga sa part na 'yan. But anyways, of course medyo magulo lang pag may mga fans, but ganun talaga, sanay na rin naman ako. Ang importante kumikita. And so far, sa naririnig ko sa standing sa Takilya, eh talagang nakikipagpukpukan din naman ang Malyari, pelikula ni Piolo Pascual, di ba? Pero so far, ha, sa mga nire-release nila, parang number one ang Rewind, of course, si Marian Rivera and Ding Dong Dantes. Iba kasi talaga, at to be honest, napanood ko naman yung pelikulang yon. At talagang maganda rin talaga, ayaw din talagang pakabog sa ganda yung movie na yun. Kaya, well, highly recommended ko rin yan. Pero ito sa para sa mga mahihilig sa horror film, panoorin nyo ang Malyari. At sigurado kayo, mag-ingat lang kayo sa mga hawak nyo. Ang daming gulat factor. And for sure, pag ang sisinihan ay medyo malalapitan yung naabot nyo yung sarap, matatadyakan nyo talaga yung nasa harapan nyo. Dahil ako, exactly, ganun ang naramdaman ko nung pinapanood ko yun. Ang daming gulat. At talagang napapasipa talaga ako. Ako sanay na akong manood ng horror film. Pero talagang ang daming gulat. Na ano, at saka talagang ramdam na ramdam at kitang-kita mo ang ebidensya na pinagkagastosan talaga ang pelikulang Malyari. Kaya worth it ang ibabayad nyo. No? So, hindi ako mahihiyang i-recommenda ito sa inyo dahil talagang pinaghirapan din naman ang pelikula. Pinaghirapan talaga at talagang pinag-ubusan ng atensyon, pagod, pawis, utak para mas mapaganda ang pelikula. Bagay na bagay ngayong Metro Manila Film Festival. At yan, in fairness talaga, ako, I like Piolo Pascual for yung being so supportive sa kanyang mga producer kasi ngayon talaga ito ang tamang panahon na suportahan natin talaga ang mga pelikula. Kaya nananawagan ako sa lahat na suporta ng mga pelikulang Pilipino, hindi lang ang Malyari, hindi lang iba. Eto na, paglabas naman namin ng sinehan, biglang, ayun na, nagkakagulo na naman sa labas ng sinehan yan, si Miss Reggie Acuña Magno. Nung pala, nagsisinema tour din, theater tour din. Si Ate V, nasa isang cinema naman siya, nakatabi ng Cinema 5. At yun na, pinagkaguluhan din. Ganon karami, ganon nakakalo. Ka. Alam nyo, naririnig ko talaga, iba talaga, no? Na-starstruck talaga ang mga tao kay Ate V. Yung kahit na mga bata sila, na-starstruck sila kasi syempre very seldom na makita nila si Vilma Santos, no? Na nasa harapan nila. Yun talaga, kaya talagang tinitignan talaga nila, ah, si Ate V. So, iba pa rin talaga ang dating ng mga ganyan ng mga veteran or stars na talagang super sikat. Alam naman natin yun, napakabait. At talagang pag lumalabas, ayun. So guys, panoorin natin din ang When I Met You in Tokyo, pati na rin itong, lalo na yung Malyari at marami pang pelikula.